umaubho yung bangka ni Kadigungan sa usaping West Philippine Sea. Ito yung gusto ko, yung pinapataob yung pride ni Kadigungan. Pinataob ho ni DND Secretary Gibo Chodoro. Literal na, tanggal yung angas mo sa ating DND Secretary. Ito yung sabi, oh. Ayan, oh. Yan yung gusto ko. Matapang. Sabi dito sa balita. China's quarter, tinawag ho ni DND Secretary Gibo Chodoro na squatter itong mga Chekwa. Panaba naman kasi ng babalahura, di ba, pakalat-kalat sa ating sariling teritoryo sa West Philippine Sea. So, grabe, no? Matindi yung ano ni Gibo, yung pagpalag. Imagine, nakakataas lang ng pride kasi parang hindi na bahag ang buntot ng ating mga Armed Forces of the Philippines, di ba, sa mga Chekwa. Kasi nga, meron tayong administrasyon na maganda yung pagpapalakad. Meron din tayong DND Secretary na merong paninindigan, merong prinsipyo para sa ating bayan. So, ngayon, nakikita nyo naman ata at malinaw sa ating mga dalawang mata kung sino yung totoong weak leader at kung sino yung totoong spoiled brat na anak. Diba? So, guys, ah, hindi ko kinukumpara si Kadigungan dito kay Pangulong PBBM, pero hindi naman talaga maiwasan at di hamak na mas maganda ho yung pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon kaysa sa pamamalakad ni Kadigungan. Panaban naman kasi na nakakainis yung rekomendasyon ni Kadigungan, nakakaurat. Biruin mo ba naman, sabi niya, ibigay niyo na lang yung ano na yan, area na yan. Total lupa lang naman, total tubig lang naman yan. Tingnan mo ba naman kung hindi ba naman may pagkabulok-bulok mag-isip tong, di ba, taong to. Madaming kayamanan dyan. Di ba, atin yan. Tapos ipapamigay mo lang ng basta-basta. Kawawa naman itong ating mga mangingisda. Di ba? Oh, tanggal yung angas ni Kadigungan. Yan yung gusto ko, yung natatanggal at tumataob yung angas ni Kadigungan. Ah, ito yung sabi ni ano ni Gibo Chodoro. So panoodin muna natin yung video para ho makuha natin yung preference ng ating content ngayon. So ito yung sagot niya sa isang interview. Sana ba yun? Wait lang mga kaminamahal, medyo naglo-loading pa. Sovereignty over the whole of the South China Sea is the most provocative statement. If we enter the 200 nautical mile EEZ of other countries, then that is a clear provocation which we have no intention of doing whatsoever. At inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation yun. Pero yun, nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone. Sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BIT. Ewan po kung bakit tayo. Ara, sila yung squatter dito. Anyway, going back sa mga nakaraang kopong-kopong, tama lang naman talaga ang ginawa ni DND Secretary Gibo Chodoro na tanggihan ng offers ni Kadigungan bilang isang defense post nung panahon ni Kadigong-Digungan nung 2016. Makadalawang beses po tinanggihan ni Gibo Chodoro itong si Kadigungan. Buti na lang. At ngayon, tingnan nyo, dahil sa ganyang pagtanggi, walang utang, di ba? Para walang masabing utang na loob. Ngayon, inilabas ni Gibo Chodoro kung sino ka. Ipakita mo kung sino ka. Baka Gibo yan. Tapos up to this moment, guys, yung billboard ni Gibo, hindi pa rin tinatanggal doon sa EDSA. Yan, oh. Yan yung mga pack ganun. Yung mga dapat pinaglalaban. Sino supportahan? Diba? Gibo for Vice President. Diba? May paninindigan para sa ating bayan. Anyway, sabi dito sa balita, China's quarter sa West Philippine Sea. Taga, musta na kaya si Utol Kong Hudlong? Medyo na nahimik na ba? Nalaos bigla si Utol Kong Hudlong. Hindi na nagparamdam. Masyado na siyang napahiya.
at dumadami ng dumadami ang kanyang basher as time goes by, kaya medyo nagtempe na. Anyway, sabi dito, tinawag ho na squatter sa West Philippine Sea ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang bansang China, kasunod ng pagsakop nito sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Pag tayo naman pumasok sa ano, sa island ng mga ano yan, mga komunista, mga Chekwa na yan, 'di ba? Pag tayo pumasok, galit na galit sila. 'Di ba? Tinataboy tayo, winawater cannon, tapos pag sila pumasok ng bansa natin, sila pa 'tong galit na galit. Gusto pang manakit. 'Di ba? Hindi ba naman? Ah, sabi dito, sa kanyang pagdalo sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Chodoro na tila hindi naiintindihan ng China ang kanilang ginagawang illegal na pag-angkin at pananakop sa WPS. Kasi nga, ito mga Chekwa, walang kinikilalang EEZ, Exclusive Economic Zone. Kasi ang sa kanilang part, ang gusto nilang aparating na kanila yung lugar na yan. Sana bagyuhin talaga kayo, no? Para sa inyo na yung dagat. Total, mga ano kayo, mga hangul. Diba? So, pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island ng China, yun ang illegal occupation, paglilinaw ni Gibo. Pero pag dito sila, within our 200-mile exclusive economic zone, sila ang squatter. Tagag, squatter dito. Illegal occupants sila dito. Ah, good here na, good things to hear na ganito ho ang ating DND secretary. Yung hindi ba pumapayag na tapak-tapakan ang moralidad ng kanyang sarili? Hindi din napapalitan ng pera ang kanyang serbisyo? Kasi malamang sa alamang, kung kinuha to ni Kadigungan, di ba, during the time of Kadigungan, hindi sila magkakasundo. Baka mag-fight lang yung dalawang to, baka mag-fight lang yan sila. At saka hindi kakayanin ng ano, ng values, morality, di ba, ng pagkatao ni Gibo na magpa-under sa hindi niya naman gustong supervision, diba? Sa gustong liderato, di ba, sa gustong iparating ni, alam yun, Kadigungan. Yung kinuha namang DND secretary ni Kadigungan, lumalaban din para sa West Philippine Sea. Kaya nga lang, medyo na-influensyahan siya ni Kadigungan dahil nga syempre, sinusweldohan siya. Diba? Money is everything nga naman sa mga taong sakim sa kayamanan. Anyway, sabi pa dito, anang kalihim, dahil squatter ang China, maaari namang mag-apply ang mga ito ng kanilang visa at bigyan naman sila ng Bureau of Immigration. Eh kasi hindi naman nila ginawa kasi nga feeling nila kanila na yung area na yon. So dito ay tinitiyak ni Chodoro na tuloy ang operasyon ng Pilipinas sa WPS sa kabila ng mga panggigipit at pangbubuli ng China. So binigyan din ni Chodoro na hindi niya nakikita na isolated ang insidente ng tangkain muli ng People's Liberation Army Navy or PLAN na harangin ang BRP Benguet LS-507 ng Pilipinas noong October 13. So wala rin katotohanan at basihan ng pahayag ng China na illegal ang pagsakop ng bansa sa Pag-asa Island. Na isumite na ng AFP sa Department of Foreign Affairs ang insidente na magiging basihan ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Kasi itong mga Chinese na to, lalo na si Mao Ning, pinaglalaban niya na tayo daw yung pumapasok sa kanilang exclusive economic zone. Kasi ang feeling ng mga pilingerang yan, kanila, yung West Philippine Sea. Diba kung hindi ba naman mga ugok-ugok? Within 200 nautical miles, atin yan. Paano naging sa inyo yan? Diba? Madaming bansa ang ano, ginawa ba namang 10-dash line? Madaming bansa na ang nag-react. At yan yung pinaglalaban natin dito. Diba? Anyway, ganyan no? Goods, Gibo, Chodoro. You're my idol lah. I love you. So makikita ka pa sana namin sa susunod na election.
Gibo for Vice President, mga kababayan. Anyway, yun lamang ho. At it's me again, si Mima Alicia. At nagbabalik-alit na ka sa ating panibagong video.